Mga kwentong pambata. Prinsesa Minute. Sa isang malayong lugar kung saan mas malaki ang mga berries kaysa sa mga kahel, may nakatirang isang maliit na prinsesa na tinatawag na Prinsesa Minute. Tinatawag siyang ganon dahil siya ay laging nagbibilang ng bawat minuto na kanyang ginugugol sa lahat ng bagay. Oh, yun ay, yun... Oh, hindi! Gumugol ako ng 2 minuto para sa pag-aayos ng buhok ko. Iyon ay talagang pagsasayang ng oras. Kailangan may gawin ako dito. Oh, hala! Iyon ay halos 1 minuto na naman. Sa Prinsesa Minute ay talagang kakaiba. Oo. Ibig kong sabihin, hindi siya yung tipong magiging pinuno kailanman sa kanyang liit. Alam ni Prinsesa Minute kung ano ang iniisip ng lahat tungkol sa kanya, pero hindi siya palaging nag-aalala. Pero minsan, ito'y nakaka-apekto sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan, Tony? Tama sila. Hindi ako kailanman magiging isang pinuno. Ibig kong sabihin sa aking laki, ano nga ba aking pamumunuan? Isang damuhan? Hindi nga ako kasing laki ng isang halaman. Tara na, Tony. Tara, bumili tayo ng mga alahas na gusto ko. Papasayahin nila ako. Pero may 13 minuto lang tayo para makarating sa tindahan. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Sa ibabaw ng kanyang matalik na kaibigan, si Tony, naglalakbay si Prinsesa Minute sa palengke. Nang marinig niya ang isang pusang umuungol ng malakas sa sulok. Oh, halika na, Tony. Kailangan natin magpatuloy. Hindi na tayo makakapaghintay na tingnan kung sino ito. Mawawalan tayo ng mahalagang minuto. Pero, iyon ay isa pang aspeto ng prinsesa. Siya ay isang mabuti at matiyagang tao, ngunit mas mahalaga sa kanya ang bawat minuto kaysa sa mga tao. Kumuha ka ng marami hanggat gusto mo. Nasa atin ang lahat ng matatamis sa mundo. Oh, tingnan mo kung gaano sila kakomportable. Gusto mong matulog buong gabi. Ang aming mga carpet ay may kakaiba at imported na tela. Sir, hawakan mo at pakiramdaman. Lumilipad ba ang mga carpet na ito? Oo, kung sila ay hahamunin ng isang unggoy. Ano? Bakit kaya walang nakakakuha sa pagpapatawa ko? Alohos! Matitingkad na alahas! Bakit napakaraming tao ngayon? Kung alam ko lang, dinala ko na lang sana ang mga katulong ko. Aha! Ang paborito ko! Ow! Paumanhin? May 6 na minuto na lang ako para bilhin ito. Hello? Niyo po ba maabot sa akin ang pulseras? Hindi! Gusto ko yan! Nabenta! Oh! Ang anklet na yon ay sobrang babagay sa aking asawa! Hindi! Isa akong prinsesa! Makinig ka sa akin! Nabenta! Hindi! Sandali lang! Ang ating prinsesa ba yun? Sa wakas, oo. Gusto kong bumili ng ilang pulseras at anklets pakiusap. Patawarin mo ako, kamahalan. Ngunit hindi kita nakita doon. At ngayon, naubos na ang lahat ng aking mga kwintas at anklet. Oo. Okay lang yan. Kuhaan mo na lang ako ng maliit na hikaw. Pasensya na, kamahalan. Pero naubos na rin ang aking mga hikaw. Kung alam ko lang nandito ka, magtatabi sana ako ng ilan para sa'yo. Pero, hindi kita nakita o narinig kaya ako ay... Narinig ko ang una mong sinabi. Hindi mo na kailangan ulitin. Alam kong hindi mo ako nakita o narinig dahil maliit ako. Kamahalan, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Walang nakakaalam sa nangyari, ngunit nanatili si Prinsesa Minute sa kanyang silid ng ilang araw. Sa wakas, isang magiliw na mukha ang dumating upang makita siya. Kumusta, iha?
Ano? Sino ka? Oh, alam mo, yung dumarating kapag tumutulo ang luha. Hindi ka naman mukhang tissue. Ano? Hindi! Ako ang diwata ng mga ngiti. Nandito ako para bigyan ka ng ngiti. Umalis ka. Kung gusto mo akong mapangiti, kailangan mo akong patangkarin. Pagod na akong hindi ako nakikita. Kaya mo ba yun? Pero, hindi ang liit mo ang dahilan kung bakit sa tingin mo hindi ka nakikita. Anong ibig mong sabihin? Minsan ang pamumuhay ng halimbawa ay mas mabuti kaysa ipaliwanag ito. Paano kung ganito? Hindi kita maaaring patangkarin o palakihin. Ngunit maaari kitang bigyan ng tatlong regalo na gagawin ng trabaho para sa'yo. Ang diwata ng mga ngiti ay nagbigay ng walnut, isang sipit at isang ibon sa prinsesa. Anong gagawin ko sa kanila? Ito ay mahiwagang regalo. Maaari mong gamitin ang bawat isa sa kanila ng isang beses, kailanman at sa anumang kailangan mo. Ngunit, kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob, huwag gamitin ang mga ito sa susunod 48 oras. At sakalang, nila gagawin ang kanilang mahika sa'yo, napapatangkarin ka at papalakihin ka. Wow! Ang kailangan ko lang gawin ay hawakan sila sa loob ng 48 oras? Mahilig naman ako magbilang ng minuto. Ito ay kahanga-hanga. Masaya si Prinsesa Minit na parang bola. Lumabas siya sa kanyang kwarto at yumuko sa lahat. Masaya siya sa buong araw. Ngunit kalaunan, isang lalaki ang tumakbo papunta sa hari. Sir! Ang dam sa lambak ay nabasag! Ang tubig ay papunta sa mga nayon! Kung mabibitak din ang safety dam, hindi bababa sa mahigit 30 nayon ang malilipol! Ano? Agad umalis ang hari, si Prinsesa Minit at ang buong kabalyero. Lahat ay tumulong na ilikas ang nayon. Wala na tayong magagawa. Lahat ng aming ari-arian ay mawawala. Ang aming bahay at ang aming mga alaala. Gagawa tayo ng mga bagong alaala. Tutulungan ka ng palasyo sa lahat. Tulong! Narinig ni Prinsesa Minit ang paghingi ng tulong ng isang babae mula sa malayo. Kinuha niya ang kanyang kabayo at umalis sa direksyon na iyon nang hindi nag-iisip. Huwag! Prinsesa! Hindi yan ligtas! Anong nangyari? Mga anak ko! Natangay sila ng tubig! Nataranta ang prinsesa at hindi alam ang gagawin. Ito ay mahiwagang regalo. Maari mong gamitin ang bawat isa sa kanila ng isang beses sa kailanman at sa anumang kailangan mo. Ngunit kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob upang hindi gamitin ang mga ito sa susunod na 48 oras at sakalang nila gagawin ang kanilang mahika sa'yo at papatangkarin ka at papalakihin ka. Anong silbi ng tangkad at laki ko kung hahayaan kong malunod ang mga batang iyon? Inihagis ni Prinsesa sa tubig ang kalahati ng walnut. Sa pag-asang gagana ang mahika. At nangyari ito! Ang walnut ay naging isang malaking bangkang kahoy at dinala ang mga lalaki kasama nito. Ina! Oh, Prinsesa! Ikaw ang pinakadakila sa lahat! Iniligtas mo ang buhay ng aking mga anak! Iyong kamahalan! Inanod kami ng malakas na agos ng tubig mula sa lambak. Ang tubig ay hindi titigil. Ang dam sa lambak ay nabibitak at kung hindi natin mapigilan ang pagkasira, malulunod ang buong nayon. Sumakay si Prinsesa Minit sa kanyang kabayo at umakyat sa lambak. Sa kanyang pagtataka, si Tony, na halos hindi gumagalaw, ay umaakyat na parang matipunong istalyon. Dito, Tony. Tingnan mo yun. Kailangan nating ayusin ang dam. Ako lang dito ang may mahiwagang regalo.
Kailangan kong subukan. Ginamit ng prinsesa ang kalahati ng walnut upang ihilera ang sarili malapit sa bitak ng dam. Ang mahiwagang walnut ay dumiretso sa bitak nang walang pag-aalinlangan sa tubig. Hinawakan niya ang dam kasama ang mga dulo ng sipit at pinagsama ang mga ito at nangyari ang mahika. Ang dam ay naayos na parang bago. Yay! Tony, nakita mo ba yun? Walang sino man sa paligid ang nakakita at pumupuri sa mga pagsisikap ng prinsesa. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging inaalala niya ay ang kanyang kaharian. Bumalik ang prinsesa upang tingnan kung nakatulong ang lahat ng kanyang ginawa at sigurado iyon. Naligtas ang mga nayon at kumalma ang tubig. Anong problema? Hindi ko mahanap si Monty! Ang tuta ko! Paano kung nalunod siya? Ano? Hindi! Ibon, nasa taas ka. Lumipad pababa doon at ibalik ang tuta. Bilis! Lumipas ang ilang sandali at nagawa ng ibon ang kanyang trabaho. Monty! Yay! Woo! Yay! Prinsesa, ako ay humuhukod sa iyo at sa iyong kabutihang loob. Mabuhay ang prinsesa! Mabuhay ang prinsesa! Kumusta, prinsesa? Nasa iyo ba ang mga mahiwagang regalong ibinigay ko sa iyo? Oh, kamusta? Kaya, kailangan kong gamitin silang lahat. Ginamit mo silang lahat? Paano na kita patatangkarin at papalakihin? Yun na nga, mahal na diwata. Ayokong maging mas matangkad at mas malaki. May tumawag sa akin na pinakamagaling. At sa totoo lang, kung tataas ang laki ko sa halaga ng aking mga tao, talagang ayaw ko na lang tumangkad. Nalaman mo na ang tunay na kahulugan ng pagiging tao, iha. Ito ay hindi kailanman tungkol sa iyong sukat. Ito ay tungkol sa kung paano mo gagamitin ang iyong mabuting puso. Masasabi ko, ang aking mga regalo ay talagang gumana. Paalam, prinsesa! Huh? Hindi na muling nakita ni Prinsesa Minute ang diwata, ngunit naintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Si Prinsesa Minute ngayon ay kilala, naririnig at hinahangaan sa lahat ng dako. Hindi na siya kilala bilang isang nagbibilang ng minuto. Siya ay kilala bilang isang nagpapahalaga sa buhay. Kaya mga kababayan, ano ang dahilan mo kung bakit hindi ka nakakaramdam ng saya ngayon?